I'm in a cornfield in Baungon, Bukidnon. Isa po ito sa mga bayan ng Bukidnon na malaki ang corn production. 7,000 hectares ang kanilang harvested area every year. And they estimate about 35,000 metric tons na hina-harvest. Ang mais po sa Mindanao is one of our major agricultural products. In fact, for the whole Philippines, Mindanao produces 47% of the total corn output of the country. Pero may isang problema ang mais. Seasonal. Ibig sabihin, sabay-sabay magtatanim, sabay-sabay mag-harvest. And this has always been the problem with corn. Sapagkat kapag sabay-sabay ang harvest, since kulang ng post-harvest facilities, sinasamantala ito ng mga traders, binabagsak yung presyo from a high of 18 pesos per kilo during off-harvest season, binababa ng hanggang 10 piso. In fact, in some areas in Bukidnon recently, bumagsak hanggang 9 pesos per kilo ang yellow corn. So today, I met with the young mayor of Baungon, Bukidnon, Mayor Giovanni Dahino, first-termer. Bata, mataas ang pangarap. At alam niya ang kanyang problema ang kinakaharap, ang presyo ng mais. Kakausapin po natin si Mayor Giovanni, 27 years old. At itanong po natin sa kanya kung ano ang kanyang naisip para matulungan ang mga magsasaka ng mais sa kanyang bayan. Mayor, you were born here. Dito ka pinanganak. Ito yung kinagisnan mo, nahanap buhay ng iyong mga magsasaka. Malawak ang inyong maisan. First term ka na mayor. Ano nakita mo problema ng corn industry? Nakikita ko doon sa aside, yung number one kasi dito yung corn talaga sa amin dito sa bayan ng Baungon. At saka nakikita ko talaga yung presyo. Napaka malaking agwat kumpara sa off-season. Mm. Especially in my family's case, way back when I was still young, naalala ko pa umabot yung presyo ng mais dati, 7 pesos pa. Mm-hmm. 7 pesos minsan, 6 pesos. Tapos ngayon, lalo ng panahon, uso ngayon natin sa ngayon yung mga feed mill natin kasi marami tayong poultry dito sa Bukidnon din. So, yung nangyayari sa amin, yung mga magsasaka natin dito sa Baungon, yun nga, sabay-sabay kami magtatanim, sabay-sabay kami mag-harvest. So, yung mga farmers natin, yung maliliit na farmers, baon sila sa utang. Ano ang naiisip mo na solusyon ngayon? Yung isa sa napag-usapan natin kanina po, Sec, yung isang corn silo natin. No, kung saan, do you like that idea? Very much. Kasi sa akin, I did not know any way kung paano namin concretely isolve namin to. Tapos nung nalaman ko, pwede pa lang namin na may storage facility tayo na kung saan pag low yung presyo ng mais natin, bagsak yung presyo, doon natin nakikita na, uy, pwede tayo magdideposito. Pag sakto ng presyo sa mais natin, yung farmers may option talaga na kunin yung income niya at higher rate kumpara sa bagsak na presyo. But since alam mo naman, Mayor, na ang MinDA hindi funding agency, yes, we are a linking, interconnecting, and planning agency. And the only thing that we can help you is help you come up with a plan on how to set up that corn grain silo in Baungon. Mm. Did you know that kapag ginawa mo yun, under the economic enterprise concept, ikaw ang kauna-unahang magiging mayor at bayan sa buong Pilipinas na gagawa ng proyekto ito na makakatulong sa'yo magsasaka? Totoo lang, Sec, bago ko lang yan nalalaman. Pero excited ako. Kasi at last 2 weeks lang, nag-uusap kami sa mga department heads ko, DILG ko, kung anong pwede namin gawin na yung bayan namin, mag-income kami, at saka yung farmers namin, sustainable yung buhay nila, uh-huh, di ba? So, pag nalaman ko yung idea na to, kahit plano okay lang. Kasi sa amin, kami, wala na kaming utang sa banko. At saka timing na timing talaga tong plano na ito. At saka parang God's given grace na dumating ka po dito. At saka timing na ito yung plano natin, coincide tayo. So, ayun. So, napakalaking let's hope for the best, Mayor. No? Opo. Ang pangako namin sa MinDA, we will provide you the technical assistance, planning, packaging, and then we will refer you to our banking partner, Development Bank of the Philippines. And hopefully, you will become the first town in the whole country
na mag-i-establish ng isang storage facility para matulungan yung iyong mga corn farmers at maka-income sila, maka-income din ang munisipyo. Congratulations. Salamat po. Thank you. Muulan mga kaibigan, pero tuloy-tuloy lang tayo. Kasi ganito talaga ang klima sa Bukidnon. Iinit, biglang uulan. Yes, no? Sir. But we are involved in an exciting activity na ang Baungon on its own will establish its own corn grain silo storage complex. Gagawing economic enterprise at kikita si munisipyo, maproteksyonan si farmer. Yes, sapagkat hindi na siya magiging vulnerable sa manipulation ng mga traders. Okay. Kausap po natin ngayon ang ating municipal agriculturist sa bayan ng Baungon, Janel Redondo. Yes, matagal na sa agriculture office, 5 years as municipal agriculturist. Okay. Anong tingin mo doon sa idea ni Mayor kanina, yung pinag-usapan namin ni Mayor? Sir, very happy talaga being in the agriculture office for 27 years. Ganito lang, ngayon lang, nakaano kami ng ganitong project. So, ganong concept? Yes, ganitong concept. Tapos, nakikita namin, sir, ang future ng farmer pag talagang mga... Ano ang nakikita mong magiging benepisyo nito sa mga magsasaka ng mais sa Baungon? Of course, sir, sa presyo lang sa ngayon, kung may silo tayo, ma-store natin ang ano natin, produkto natin dito. Mm-hmm. So, kung low ang price ngayon, in the future, pag naka-store natin, so ang... kung kailan tataas yung presyo, yun very din good. Ang ano natin. So you like this idea? Yes, very much, sir. Idea. Very okay. much. So ganito ang gagawin natin, tulad ng sinabi ko kay Mayor kanina, ang MinDA is not a funding agency, but we can help you a lot. Technical assistance, planning, yes, sir. Even the profiling of your corn farmers. Yes, sir. Para malaman natin exactly yung total area ninyo planted to corn. Yes, sir. Magkakaroon tayo ng geomapping, all of these services. Okay. No? Ito ang pwedeng maitulong ng MinDA sa inyo and babalik kami upang buuin natin yung pangarap ni Mayor, pangarap mo at pangarap ng magsasaka ng mais sa Baungon. Yes, na wakasan na ang paghihirap nila tuwing panahon ng tagani. Okay. And I would like to thank you for your support. You, I would like to assure you that the Mindanao Development Authority will always be here to assist you. Sir. Likewise, you. Sir. We're very much also thankful and you are the blessings. Thank you. Isang munting pangarap ng mga magsasaka ng Baungon kung papaano sila makakaahon sa kahirapan. Nagkaroon ng pag-asa ngayong araw na ito sa isang ikot ng Mindanao Development Authority sa isang napakalayong bayan ng Bukidnon. Dito po magsisimula ang isang proyektong ang tawag natin Corn Grain Silo na ang magmamayari ay mismong munisipyo ng Baungon at sila mismong mag-ooperate under the Economic Enterprise Program. Ito po ang epekto ng pag-iikot. Ito po ang epekto ng paglalakad. Kaya ang aking pong kahilingan sa mga kapwa ko taga-gobyerno, let's walk an extra kilometer. Let's get out of our offices. Because somewhere out there in the mountains of Mindanao, Luzon, and the Visayas, are dreams of farmers still to be realized. And the only thing that we need to do is to listen to these dreams and make it a reality. Mula po sa Baungon, Bukidnon. Ako po si Secretary Manny Piñol sa Beauty and Bounty of Mindanao.